Nung araw, my kaibigan, ang Pilipinas export kopra, export sugar around the world. Mayaman Pilipinas, kopra. Ngayon, ano export Pilipino? Si nanay, export natin. Si nanay, matanda na. Middle age na. Pero export natin sa Hong Kong para siya dumisik. Tabaho siya sa tao, hindi niya kilala. Hindi mo alam kung masungit, malupit. Tabaho siya nun. Para ikita, para sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Si kuya, si tatay, ano sa middle age? Misa si tatay, nag-asawa na rin nun. Naiwan si misis ito. Tapos si Mrs. Takal, kanilang panahon, di kikita. Nag-asawa na rin. Si ate, nasa Japan, Japan UK. And yet, we are so proud. They bring $14 billion a year to the Philippine economy. Naninanakaw naman ang mga politiko. We are so proud yan po, the new hero. Mamagura natin, matatay natin, kapatid natin. They're a new hero. But it is breaking the very core of Filipino society, which is the Filipino family. Ilan sa inyo merong kamag-anak o FW, taas kamay? Oh. Talaga, bayani! Talaga, bayani, mag-ura nyo! Nag-tasto! But you should help them. Yung kanilang pag-tasto, dapat bigyan nyo sukre. Kayo mga estudyante, kayo mga araw mabuti. Yan sukre nyo sa paghihirap nanay nyo. Nagulat siya ito. Uy, nadadala ng sinasabi ko, mga kaibigan. Ako naman eh, hindi naman talaga bumulal yan eh. Ako'y Pilipino rin tulad niyo. I am, last June 8, I turned 70 years old. When I was 50, I really did study in Ateneo de Manila. Ako po yung journalism ang kinuha ko. At pagkatapos nun, ako po yung naging director ng mga komersyal. Halos lahat ng komersyal na nakita nyo sa TV, 50% yan siguro gawa ko. Ngayon, no, ako'y 50 years old, sabi ko, ano bang ginawa ko sa buhay ko mula nung nag-graduate ako? Nakita ko, middle class ako, hindi naman ako mayaman-mayaman. Hindi naman ako naghihirap. But I'm doing okay. Pero nakita ko po yung bayan natin ay hindi na tulad ng bayan nung ako'y bata pa. Tanungin nyo sa mga lolo ninyo, sa mga tatay ninyo, kung ano ang Pilipino noong araw. Balik muna. Ang Pilipino yung ginagala. Ang Pilipino sinasalutuhan, miski saan siya naroroon. Ngayon, ang mga Pilipino kinubutya. Sinasabi, domestic, alila, alipin, kutratuhin para mga hayop. Hindi po dapat ganun. Because we have been there. Nanggaling na tayo sa itaas. Tayo po ay inilala, dinakila ng buong Southeast Asia. Kaya po, kung kinumbin ako ni Father Reyes, para magsalita dito. Hindi ako nagdala mag-isip kasi alam ko ang magiging audience ay kabataan kayo. Kami pong kabataan, nung panahon ni Rizal, kami yung bata nun eh. Sabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, wala pong nangyari sa amin. Wala pong inasahan si Rizal sa amin. So, pag tingnan nyo nangyayari sa bayan natin ngayon. You are the next crop. Kayo ang susunod na magiging mga manager ng kumpanya, may-ari ng ganito, kayo ang susunod na nanay at tatay. Sana po, gamitin nyo ang inyong utak, gamitin nyo ang inyong pinag-aralan. Huwag tayo magaling masyadong self-centered o selfish. Itong mga nangyayari sa atin ito, dahil ka sa kasakiman ng mga politiko. Ako'y nalulungkot. Sino sa inyo ang member ng SK dito? Aminin ninyo. Hindi po ba SK pa lang yan, the smallest unit of political society in politics? Hindi po ba nagkakabilihan ng boto? Botohan pala ng SK? Tama po ba hindi? Tama! So we are starting on the wrong foot.
Anong dahilan at tumatakbo kayo ng SK? Bakit kayo namimili ng boto? Is it for the common good or for the good of yourself? Kulit eh. Kaya akin. Kaya mga kabataan. I don't want this appeal to fall in deaf ears. Sana po itong effort na ginagawa ng grupong ito na mamulat ang ating mata sa katotohanan e bigyan nyo ng buhay sa inyong buhay. Maraming salamat po at pagandang hapon sa inyo.